Tapos guys, ito yung langis na gagamitin natin. So, 10W40. So, ayan. Hindi ko alam kung anong langis yan. Pero ito yung na-recommend nung nagtitinda ng langis sa akin. Tapos, ito naman yung gear oil na gagamitin natin. So, Yamaha gear oil. So, ayan. Ang tools naman na gagamitin natin is yung hindi ko alam tawag nito. Pero ang size neto is, ayan. 8, 10, tapos 12. So, ito yung 8, tapos 10, tapos 12. Siya yung pinakamalaki. Yung 12 gagamitin natin para sa ilalim noon, dun sa mailalim. Tapos yung 12 ata or 10 din, ilalagay natin siya. Alisin natin siya sa may likod ng gear oil. So, yun. Ayan, kailangan. So yun, today ang content natin is papalitan natin yung langis ng Mio. So ito yung Mio guys. Yun siya. So ayan. So yun. Don't judge me kasi first time ko lang din magpapalit ng Mio. So DIY lang to. So ayan guys, ang gagawin muna is painitin yung motor para yung makina medyo para yung gear oil medyo mainit. Tapos yun, para hindi siya malapot lalabas. Tapos sa inyong kapatid ko, Redel. Ayan, anak din siya ni Red 911. Guys, tapos kailangan pala nito. So, yung ito, parang lalagyan lang siya. Ilalagay natin siya dito. Tapos, andyan. Andyan yung labasan. Ayun. Ayun siya. Diyan lalabas yung langis. Kung nakikita nyo. Yung nut na yan. Ang size ata niyan is 12. So, opo. I-wrench natin siya. So, ang size nito guys is size 12. Ayan. Kulay itim. Kulay itim. So, ayan guys. Ayan yung itsura ng langis na hindi napalitan. Ang itsura niya itim mo. Itim talaga. As in, itim parang isang taon tapos 3 months siyang hindi napalitan. So, ganyan yung tsura niya. Antayin nyo lang na talagang maubos na yung laman niya. Tapos. Haba. Yan yung gear oil. Madumi yung. Yan. Ang dumi. Tatlong taon na hindi napalitan atay. Okay. Ito tight lang to eh. Hindi ko alam kung pwede ito pang linis. So, okay. Linis natin. So, ano. Ayun guys. So, since nakita nyo naman na kundi na lang ang tumutulo. Patak-patak na lang. Dito yung bukasan ng gear oil. So, kung gagawin yung bukasan. Pag hindi mo, medyo alam ko mahigpit to. So, kung ginawa ko, ito. Tapos, tunis ko na lang siya para mag-open. So, ayan yung gear oil. Madumi rin. Kitang-kita na madumi. So, kung gagawin natin, lilinisan din natin. Tapos, dito naman yung bukasan ng gear oil. Hindi ko naman siya buksan. Paano ba ito buksan? Ayan. Pag ganyan siya bubuksan. Tapos, ayan. Makikita mo, madumi. Madumi. Ayan. Ayan sa natin daw. Tayo na lang guys, tapos yan. So ito na guys, babalik natin yung takip ng gear oil sa baba. Yan, may ipit na. So pakita ko lang ulit, ito yung Castrol and ito yung Yamaha. Both hindi sila sponsored, pero pag gusto nyo kami sponsoran, bekene men. Tapos ito ata asa 200 something plus yung pressure nito. Tapos ito naman 75 ata. So gawin nyo natin. Ang unang gagawin nyo guys is dapat 800 ml lang dapat, hindi siya puno. Kasi isang litro yung laki nito eh. So pagpasensya nyo na guys kung medyo madumi yung motor ha. Hindi ko nalilinisan, tiramad na ako. So ito guys yung gear oil. Hindi pa natin nalilinisan yung gilid. So yan. Lagay na natin siya. So, mas maganda to kasi malaking buhas. Tapos ganito lang. So, papasok ka lang natin. Lagay natin. Ah.
dumating na yung air filter ng mirror natin ngayong araw. Tapos, try natin isingit sa video ng pag-change oil, tapos pagpalit ng gear oil, ay ang pagpalit ng air filter para lahat na. So, ito, nabili ko sa Shopee, tapos, ano lang ata ito, kasama 283, kasama yung voucher, tapos shipping fee, tapos yun. So, bali 283 lahat, eh, taga Pangasinan kami, kaya yung shipping fee binayaran. So, yun guys, samahan nyo akong ikabit yung ito. Air filter siya ng minyo. Bale, lima lang yung tornillo. Kasi naman yun. Ayan. Sobrang iba yung kulay niya. Ito yung bago. Ito yung lakit, oh. Yan, yung kaba. Ayan yung bago. Ito yung luma. Bago. Luma. Ayan yung luma. Pagkakabit nyo naman siya guys. Ayan lang. Ayan. Tapos saka tatakpan nyo siya. Ayan lang, ayan lang siya. Pero medyo madumi. Hindi natin nilinis ang kahit. Ayan. Kabit ko lang guys. Dikit natin yung limang tornilyo, tapos end up sa tayo. So, ito guys, tignan natin kung tama yung ginawa ko. Tapos yun. Sana tama.